Babala naman po sa mga rider na sumisilong sa mga overpass at iba pang istruktura kung umuulan. Takaw aksidente raw yan at labag din daw sa batas trapiko ayon po sa MMDA. Ang hakbang para tugunan yan, tinutukan ni Tina Pangaliban Perez. Araw-araw milyong-milyong mga sasakyan ang bumabiyahe sa Metro Manila. Kung mga motorsiklo lang ang bibilangin, aabot sa isa't kalahating milyon ang nasa mga kalyeng Kamaynilaan araw-araw. Pinakamarami sa Commonwealth Avenue, sa Quezon Avenue at sa kahabaan ng EDSA. At kapag biglang bubuhos ang ulan, napipilitan na maraming rider na sumilong kung saan man abutan. Ang posibleng resulta, baradong traffic o aksidente. Unang-una, delikado rin po para sa kanila. Imagine niyo nasa highway ka, titigil ka doon. Pwede kang masagasan or mabangga pag hindi ka napansin ng ibang nagmamaneho ng sasakyan. Pangalawa, nagkakos po siya ng traffic. Sabi ng MMDA, pwede pang mamultahan ang rider ng 1,000 piso dahil maituturing itong obstruction sa kalsada. Meron naman daw ligtas na masisilungan ng mga rider ang mga motorcycle lay-by na 2021 unang pinasinayaan. May mga sign naman sa mga ito para maalerto ang mga rider. Bukod dito, may isa pang kinukonsidera ang MMDA. Kakausapin po natin yung mga gasoline stations. MMDA na po ang maglalagay ng mga tents para doon po sila sumilong. Natuwa naman dito ang ilang rider. Para sa akin, maganda naman kasi bihira lang yung ganyan, ma'am. May hihintuan ng mga tao. Mabigla kasing hihinto, tapos biglang baka maaksidente sila. Kaya mas maganda yung may masisilungan para mapagsuot ng kapote. Malaking tulong din po ito, ma'am, para sa mga rider namin. Kasi isa ito, ma'am, nasisilungan namin pagka malakas yung ulan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Horas. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Horas at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.